Bigyan na po natin ng pagkakataong ipakilala ang ating partner ngayon na makakasama natin, Sir Angelo Capuruyan, Project Assistant 2 ng Department of Science and Technology at Department of Science and Technology Region 2. At bigyan mo natin ng pagbati, Sir Angelo. Good afternoon. Good afternoon po, Miss Lorraine. Muli, ako po si Ginoong Angelo Capuruyan, Project Assistant 2 ng Department of Science and Technology, PSTC Isabela. Ang topic ko po ngayon ay patungkol po sa isa sa flagship banner ng aming ahensya. Mm-hmm. Ito po ay ang Community Empowerment Through Science and Technology. Ito po ay isang package of S&T interventions which aims to build progressive, empowered, and resilient rural communities. The program is targeting to empower the poorest and most depressed communities in the country via S&T interventions in health and nutrition, water and sanitation, basic education and literacy, livelihood or economic enterprise development, and disaster risk reduction and climate change adaptation. The program's implementation entails provision and transfer of technology-based livelihood projects to the identified communities. This will also facilitate the transfer of technologies to beneficiaries along the areas of the 5 entry points of CES. Fully aligned with the National Agenda Development with the Filipino people, DOST, taking up the challenge for community empowerment, puts it more in the front line of fighting poverty by empowering the marginalized segments of society. To this challenge, of community empowerment, the DOST, in partnership with the other government agencies and working sectors, will contribute S&T interventions to help bear against the barriers erected by poverty and deprivation. The 5 development challenge areas that lend themselves well to S&T response show the extent of interventions that DOST can introduce in the target communities. The desired results from implemented interventions contribute in achieving the Millennium Development Goals being pursued by the country relative to poverty reduction and people empowerment. Okay, sir. Itanong ko muna, sir, community empowerment sa True Science and Technology. Ano ba yung mga component na nasa ilalim nito? Bali, ang major components po ng Community Empowerment Science and Technology, we have the economic development, health and nutrition, environmental protection and conservation, human resource development, and lastly, the disaster risk reduction and management and climate change adaptation po. So, ano po yung mga agency, mga ahensya ng pamahalaan na katuwang niyo po sa programa na to? May mga ibang department ba na katuwang niyo sa programa ito? Yes po, maaari po. Ano po yung mostly, mga LGU. LGU and then other government. Lalo na yung DNR, mga ganyan. Pwede po sila. Okay. Sige, at itanong ko na rin, sir, ano po ba yung Millennial Development Goal and related po sa community empowerment po na yan ng CES? Bali, doon sa may Millennium Development Goals, meron po tayong 8 goals na nakasaad. Goal. So, isa, ito yung eradicate extreme poverty and hunger. Second, achieve universal primary education. 3. Promote gender equality and empower women. 4. Reduce child mortality. 6. Improve maternal health. 7. Combat HIV or AIDS, malaria, and other diseases. Lastly, ensure environmental sustainability. Yan po. Okay. At sa mga ganyang programa, sir, ano po ba yung mga beneficiaries na target po ninyo pwedeng mag-avail sa programa po ng programang ito? So, yung mga the beneficiaries of CES na pwedeng pong isa po dito yung dapat yung communities in geographically isolated and disadvantaged areas o yung mga nasa mga remote area, yung mga malayo. Individual po ba o organization? As a community, barangay po.
parang isang barangay na talaga. Oh, barangay po siya. Pero pwede ba organization, bawa samahan ng mga kababaihan, samahan ng mga mag ano yun, TODA, ganun. Pwede po. Example po niyan, sa Itiage, ang Mengal Women, Mengal isa sa po Woman. Natulungan po namin ng SES. Paanong tulong ang ginagawa ng BUSD sa isang organization? Through livelihood trainings, consultancy, packaging, labeling designs sa kanilang mga product, kung meron po silang product, or sa mga ibang concern na gusto nilang i-avail sa amin. Kasama na, halimbawa, may mga seminar, yes po, nagkakandak yes na rin kayo mga pre-train. Ano po yes yan? Pre talaga. Apo, pre na po ito. So, parang ano po yung bawa tinulungan niyo isang organization? Meron bang certificate na nagpapatunay na ito, tapos kami sa training mula sa DOS, nagbibigay din po ba kayo ng... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anong naging benefits, anong naging masasabi natin na naitulong ng DOST sa kanila kung sila ay magiging beneficiaries ng SES? Ayun po. Magandang tanong po. Bali, kapag nakapag-avail po siya ng SES, ang isang barangay, kunyari po, walang-wala po sila or wala po silang mga pinagkakitaan or anything, pwede, ang DOST lalapit po sa kanila na tulungan at bigyan po sila ng livelihood trainings hanggang sa continuous na paggabay po sa kanila hanggang makita po namin na yung binigay po namin assistance or training na naihatid sa kanila at nagagamit na nila ngayon hanggang sa kaya na nilang tumayo or yung capacity na gawin nila na naka-stable na sila. Hindi na stable na sila. Meron po bang program ang DOST na sa ilalim po ng SES? Meron po ba kayong loan na ini-offer sa mga ganyan? Or parang tumutulong lang kayo para ihanap ng gano'n, ma-loan na... Opo. Pan ma'am, hindi po siya loan, kundi assistance. Assistance lang. Pero... Through yung fund na ibibigay po namin is i-download po namin sa LGU at parang LGU... Parang kayo ang magiging... daan opo. Para sa ibang mga agency na may ganong para yon pag after ng download yung beneficiary doon siya kunin niya doon sa mismong kumbaga parang kayo ang mag parang referral na sa mga LGUs. So itong maganda po ang programang ito, community empowerment, ang ito po ba ay under ng LCAC o yung sa mga communists? Opo. Isa po yan sa aming tinutukan ngayon, yung end local communist armed conflict under EO 70. So ito po yung ito po yung institutionalizing the whole of nation approach in attaining inclusive and sustainable peace, creating a national task force to end local communist armed conflict and directing the adoption of national peace framework. Opo, yan po. So, isa po dyan yung aming in-assess dun sa Dibulwan, San Mariano, Isabela po. Mm-hmm. So, yung mga kapalit nating AITA. Sa mga ayun. AITA. So, nagkaroon po kami dun. Nagkaroon po kami ng participatory approach kung ano po yung mga needs nila, kung ano na yung may tutulong po namin o may bibigyan namin assistance or anything na trainings na related sa kanila. And then, tinanong din po namin kung ano yung mga resources po nila para kung yung resources nila, hindi yung magamit natin kung ano yung gagawin nilang product. So, yung product po nila, yung sa handicrafts, yun. As of now, meron na po kayong nag-i-implement na ba or kumbaga ongoing na po ba yung program na identify yung lugar diyan sa San Mariano? Ongoing pa lang po siya, hindi pa po siya totally fully implemented. And dito. Oh, so yun po, hindi po pa siya fully implemented. Gaano po katagal ang ginagawa niyong assessment o pag-identify sa kanila? Paano po ang inyong proseso ang ginagawa? As long as na kan po, okay na po sila, okay na po yung mga tawag dito.
Basta okay na po yung mga itog dito. Siguro may mga coordination din naman sa mga barangay, di ba? Kasama yung mga barangay. So, kailangan din po namin ng mga coordination from LGU to barangay to officials. Barangays. Para i-assist din kami para tulungan yung mga nasa barangay din po. Sir, mga ganong lugar, halimbawa tulad po ng mga alam naman natin na kaya nga yun yung LCAC na yan, eh talagang sila yung mga dating nasa kabilang dayo. Pero yung kasiguruhan ninyo na wala bang yung safetyness ng mga official ninyo, wala bang mayroon ba kayo? Experience po namin last year nung nag-visit po kami doon. Doon hindi pa kami pumunta, medyo alanganin na yung kumusta yung response ng kumusta yung response ng community sa mga ganyang program niya? Okay naman. Okay po. Actually, sobrang saya po nila na may mga government na gustong tulungan yun sila. At para rin kuan din po para ma-alleviate din sila sa poverty nila. And then siyempre para mag yung mga kanila is i-upload din sila. Lalo sa education, kulang din sila sa mga kagamitan. Kagamitan talaga, no, sa kanto. May ano po bang, ano ba mga produkto nila doon sa mga Aita community di San Marian? Ang nabanggit po nila nung pumunta kami doon is yung handicrafts. Handicrafts. Ang problema lang daw po nila is hindi po nila maibaba. Kasi may mga kulang pa sa mga sasakyan. Yung sa permits, mga ganun po. Wala silang. So, yun ang layunin ng SES. Kumbaga, kayo ang maghahanap din. Naghahanap ng kanilang tutulong kami sa kumama sa pag-market or kung sakaling meron silang produkto, ma'am. Through advertisement or commercial or Facebook sa social media. Sure. Na ganun po. So ano pa po ang iba pang hindi ko na itanong about SES na ibigay niyo po sa atin. Ano po ba ang mga naka-line up niyo pang target na mga beneficiaries na pupuntahan dito po sa Isabela? So ito po yung target of beneficiaries. We have the marginalized sectors, samples of farmers and fisher folks, Alsatian, pwede po rin sila at iba pa. Communities with conflicts, in both, tulad po na sabi ko yun, yung LCAP. LCAP. IP, indigenous people, yung mga, yun, kapit po nating AITA, na laging nasa bundok, para punta sila sa Lambak. Sa Lambak, nadala ang kanilang mga produkto. Yun. Tapos, tulad din po na sabi ko yun, yung women's organization, example po yun sa Itiagi kanina, ma'am, yung sa Mengal Women. Sakali man, halimbawa, nakikinig sila ngayon na nakikinig, alam naman natin ang pag-broadcast po natin ay malayo, mas marami nakikinig sa mga liblib na barangay na nakatutok sa radyo. Paano po, halimbawa, may isang samahan sila, ano po ang kailangan gawin para po makakonect sa inyo? Ang palang po, ang gusto lang po namin is pwede po silang pumunta sa aming pisina para ilahad yung kanilang concern. At kung ano yung pwede naming may bigay na SNT intervention dun sa kanilang concern. Mm-mm. Then after po nun, kailangan namin ipuntahan or yung community identification na po yun. Mm-mm. Pupuntahan po namin sila. Then yung tinatawag po natin na needs assessment or technology needs assessment. Then after po nun, yung project identification, i-identify po namin kung ano yung po yung maaaring ibigay or anong project, anong klaseng project yung kailangan nila. Mm-mm. Sa mga sa mga local government, sa mga LGU, meron po ba pwedeng lapitan? Halimbawa, hindi sila makakapunta sa Itiagi, sa tanggapan ng DOST. Sa mga local nila, sa mga munisipyo, paano ba halimbawa doon sila unang lalapit? Sino pwede nilang lapitan para makikonek sa inyo? Maaari po ang LGU or any or LGU representative po nila. Mm-mm. Na kunyari po ako tag LGU, ako gusto kong tulungan yung isang barangay Chilang. Pero hindi ko kayang tawag dito, i-assist kumbaga. Kailangan niya na DST. Kailangan ko ng ibang government na tutulong sa kanila. So kun po. So pupunta ako naman yung LGU representative, pupunta pa ako doon sa opisina ng DOST.
para ilahad din yung gusto ko na tulungan sila. Anong particular na department ng LGU ang makakakonect sa inyo, sir? Ano ba? Halimbawa sa mga individual na sa LGU, ito ang lalapitan ko para makakonect sa DOST. Pwede po ang DSWD. DSWD. Ang or DOH. DTI. Kung, hindi naman. Pwede rin po kasi nakapagbibigay rin po siya ng assistance sa kanila. Kasi di ba sa mga LGU, yung mga wala pa silang mga opisina, no? Bawat local, bawat munisipyo. Opo. Oo. Kasi department talaga kayo, di ba? Katulad na DTI, DOST, walang local sa LGU. So, siguro may talagang parang yung one-stop shop, di ba? Yun naman talagang inaano ngayon ating pamahala. Yes, doon sa isang munisipyo, dapat lahat ng department, napakadaming program ng mga katulad po ninyo. Kaya lang minsan, tulad nga na sinabi natin, paano yung mga individual na mamamayan na bawat munisipyo na hindi naman, alam naman natin, mahirap magbiyahe. pandemic na may isang organ. Halimbawa, ako presidente ng organization, pupunta pa ako sa Tiyagi. Sana yung sa mga munisipyo, mayroon talagang mga bawat pinatawan. So, ano po ang pwede pang ilahad niyo po sa atin at ating tatalakayin pag-uusapan? Ilahad ko na rin po yung sa 5 components, kung ano po yung mga pwedeng i-provide na S&T interventions po dito. Sige, ano po ba ang pwedeng i-provide ng SES program na ito ng DST? So, una sa components, we have the economic development. So, yung sa economic development po, we provide livelihood opportunities like innovation support system, fund, technology trainings, any trainings po na kailangan po lang ma-improve or hands-on training sa product po nila kung meron pong product. So, yun na yung talaga may hands-on training kaya. Tapos, consultancy. Kung ano po yung mga, kunyari, meron po silang babuyan. Tapos anong pwedeng gawin doon sa waste nung babuyan na yun, yung manure. So, yung parang consultancy. So, testing and calibration. Then, packaging and labeling design. Kung meron po silang masariling produkto na kailangan i-improve ng isang organization, pwede namin silang i-assist o tulungan din po sa kanila. Then, second components, we have the health and nutrition. Ito po yung mga S&T interventions na related dito sa health and nutrition. We have the complementary feeding program, food safety trainings, conduct meal planning training for mother and guardians, provide safe and potable water using S&T or the ceramic water filter and tubig talino. Napaka ano pala niyan sa isang barangay, sa isang mga barangay, kung masisipag lang ang mga barangay council at makikipag-ugnayan sa inyo, marami pala talagang magagawa ng ating pamahalaan, particular na DOST. Bali, kung dito sa wakan, ma'am, sa provide safe and potable water using S&T, yan dyan, sa CWF. Dito po sa, yan, may natulungan na ba kayo? Actually, meron po tayong natulungan sa SES, Babaran Tiyagi. Through ISU naman po yun. ISU. So, nakapagbigay po tayo ng 100 units nung ceramic water filter. Para po yung potable water na po siya na inumin ng mga tao po doon. Ano yun? Kinakabit sa ano? Paanong sistema? Kung po siya, parang style pitcher po siya na may pinipilter na yung tubig. Basta na filter po yung parang tubig. Parang doon lang ilalagay yung tubig din, ipipilter niya, tas parang mineral, malinis lang. Hindi na kailangan bumili ng laging yung mineral. Tapos, deploy RX box, then install oil traps. Ito po yung, dito yung sa may oil traps, po yung, pangalan nito, larvicidal traps. Yung sa mga ano naman yan, mga dengue. Dengue po, opo. So, nagbibigay din po tayo dun sa SES Babaran, Tiyagi. Nagbibigay din kayo ng ganyan. So, pangatlo po, yung sa human resource development, we conduct of various S&T trainings on education, conduct of S&T scholarship review classes. Ano yung S&T, sir? Ano nga yun? S&T yan po yung science and technology po. Intervention. Apo. So, provision of S&T learning system and technologies and the provision of Starbucks. So, dito sa Starbucks, marami na po tayong
nabigyan dito sa Starbucks. Isang po dito yung sa St. Bello dito sa May Jones. Ano yung Starbucks na yun? Anong niya? Ito po yung Starbucks po. Ito po yung e-library po siya. Parang ng system. Parang learning materials na binibigyan. Ano? Paano? Hindi po siya. Isang set po siya ng software po na... Andun na lahat ng... kunyari sa science and technology, andun na lahat po yung sa research or sa mga journals, mga... Okay. Sino po naging binipisyano niyo dyan? Barangay o eskwelahan? Mostly school po. Schools. Pero ngayon, dahil walang school nga, na ano yung program. Pero still, we donate pa rin po, ma'am. Na, sa mga LGO, di ba? Maraming mga LGO yung nagbubukas ng mga libraries. So, ito na po yung parang pinaka-i-library po ng mga... Pwede po siyang online, pwede po siyang offline. Okay. Pero pag mag-request po kayo ng ganito, pwede mag-send lang po yung LGU. LGU ng letter of request na gusto nila mag-avail ng Starbucks. So, sa bawat school is one unit only. Sa bawat school, one unit. Kasama ba yung unit or yung ano lang, yung system? Kompleto na po yun. Complete package na po yun. So, maganda pala yan. Sana ay yung mga nakikinig ay matawag ang kanilang pansin. Natutulog-tulog lang. Sayang, anong ko rin, magkano ba ang pondo na ang ng region to kayo, di ba, sir? Sa programa ng SES, may sobra-sobra ba ang pondo natin? Sa pondo, hindi ko po siya masasabi kung ilan ang pondo po namin. Pero siguradong pag may mga lalapit na LGUs. Basta as long as na mayroong pumagre-request, gawin po namin ng paraan para mabigyan po siya ng assistance. Ma-assistance. Kasi, mas maganda yung kumbaga lumalakad yung program kaysa natutulog. Kaya kailangan talaga itong programa natin para malaman ng mga LGU na marami pa silang pwedeng lapitan, lalo na sa DSS. So, ano pa ang component na So, yung pang-apat na component po, ito po yung environmental protection and conservation. Ito yung mga interventions, promotion and or provision of technologies that are environmental friendly or green technologies. For example, the EcoSet, bioreactor, we conduct of SMT trainings and fora that help in the preservation and conservation of natural resources po. Mm-hmm. Yeah. Tapos lastly po, yung sa disaster risk reduction and management and climate change adaptations. We promote and provision of science-based information technologies for disaster prevention and mitigation. For example, ito po yung mga automated rain gauge, water level monitoring sensors, the LGU, ITDS, or the local government unit information dissemination system. Ayan po. So, yun po yung mga, at iba pa, marami pa. So, di pagdating dyan sa disaster, mas marami na may ano ba, mas nakapokus din ba kayo dyan? Kasi DOST kayo, ano na pag-asa. Meron ang programa ninyo na ongoing sa disaster. Ayan. Kasi dito po sa disaster reduction, meron po tayong focal person. Dito sa mga project po dito, actually meron po tayong na-establish dito sa mga sa Isabela. Meron ang tulad ng ARGs, yung automated rain gauge, yung water level sensor, ay monitoring sensor, yun po. Sa kung mga ano ba, sa mga, di ba, sa mga ilog, di ba may naglalagay din kayo ng... Dito sa may kunwa, sa tulay po ng, dito sa may part ng Kalaw ba ito? Dito sa Santiago, yung... Opo, yung may box na kanpo doon. Para malaman ang level ng tubig, opo, kung ano. Bali may kunpo yan, may microsim ating tawag nila doon. Tapos magte-text po doon, nilalabas lahat yung data na kailangan ko nila. Okay. Sige, maraming ano pa ba ang hindi ko naitanong, sir, na ilalahad natin para sa ilalim po ng programa ng SES? So, yun lamang ito, ma'am. Okay, at siguro alas 4:44 na pala. Mahaba-haba na rin pala ng ating natalakay at dahil may ilang minuto na lang tayo para sa susunod mga segment, bigyan na po natin ng pagkakataon si Sir Angelo. Paanyaya sa lahat ng ating mga tagapakinig, particular na po dito sa programa na Community Empowerment in Science and Technology.
So magandang hapon po ulit. So manais po na mag-avail ng aming community empowerment through science and technology program. Maaari po kayong pumunta sa aming opisina at ilahad ang inyong concern para alam po namin kung ano po yung intervention na maaari naming ibigay po sa inyo or sa isang community or organization na meron po kayo. Doon po, punta po kayo sa address na ito na Sinabaran Road, San Fabian, Tiyage, Isabela. Okay, meron po ba kayong hotline na pwede nyo nilang i-text o ano? Pwede na po nilang gamitin yung contact number ko na lang po. Or, okay. Ayan po, 0975653-6024 or sa FB page namin ng DOST PSTC Isabela. Yan ang FB page, yes, ng DOST. Okay, maraming salamat Sir Angelo sa pakikisama sa ating program, sa ating pong segmento, sa ating pong kapartner ng bayan.